Welcome back again sa aking Lee's Tech Channel. So for today's video is mag-unbox at mag-review tayo ng isang gaming phone. Yes, guys. And alam kong marami sa inyo nag-request sa akin ito na mag-review ako. And sa mga gustong malaman kung anong version yung order ko at kung saan ko to nabili. Nabili ko to online, guys. Actually, binag ko to sa aking Lee's Vlog Channel. So kung gusto nyong malaman, puntahan nyo aking Lee's Vlog Channel para makita nyo kung saan ko siya in order. And guys, this is one of the most affordable ROG 2 phone na na-order ko, since we know naman na ROG 2 is mahal talaga yan, guys. Like, this phone is not for everyone. Kahit ngayon pinakamura niya, guys, na variant is mahal pa rin para sa akin. Sa ultimate variant niya, nagkakalagay ng 50 plus, di ba? And then sa low variant naman niya, nagkakahalaga pa rin ng mga 40 plus. Ito, isa na to sa pinakamura niya. So, ang ating i-unbox at i-review today is ROG 2 Strix Global Edition. Nagkakahalaga lang to ng 29,000. Isa to sa pinakahanip na smartphone pagdating sa gaming. So without talking too much, is magsimula na tayo. So as you can see, ito na yung isa sa pinaka-unique na box ng smartphone na i-unbox ko dito sa aking channel. And mukha pa lang astig na talaga, guys. Ayan, sa center niya, guys, makikita niyo yung logo ng ROG phone. At yung design niya, guys, is hihilahin mo lang yung inner box niya. At ayan, makikita mo na agad etong laman ng phone. Yes, kasi nasa ibabaw lang siya, no? So here, makikita mo nandito yung aero cooling case. And sa kabila naman is compartment to para sa other accessories niya. Dito sa kabila naman makikita mo yung phone mismo. Ayan, so first is tingnan na muna natin yung cooler niya, guys. So ito, free na to sa kanya. Ang ganda. And ayan, meron siyang USB port and audio jack. Ayan. So next naman is titingnan natin yung accessories. Ayan, so makikita mo meron siyang mini box. And sa mini box na, guys, andito yung mga guide, yung pin ejector. Ayan, mayroon din siyang free na aero case. Actually, magagamit mo talaga to kapag ina-attach mo na yung other accessories or even itong cooler. And then, sa looban ng box na to, guys, is makikita mo yung other accessories niya. No? Nandito yung braided USB Type-C cable at 30 watts na wall adapter. Wow! And meron pa siyang other accessories din, guys, na nakakaloob dito sa tatlong plastic. Ayan. So, other than that, wala na siyang ibang accessories. So, tingnan na natin directly ang unit, guys. So, as we open, wow! Ang ganda niya, guys. Hindi siya matte design. Glossy siya. And may nakasulat to Republic of Gamers. So, actually, guys, meron din silang Tencent edition. And yung Tencent, para lang yun sa Chinese. Although, meron naman siyang English na language na pagpipilian. Pero, mostly, yung laman nun is for Chinese lang talaga. Etong atin is global edition, so pwede to kahit saang lugar. Yan, so as you can see, guys, kakaiba talaga yung design. Black na black talaga. Kung titingnan mo yung likod niya, guys, makikita mo yung ROG logo. Nandito yung camera, naka-place din. Dual camera niya. And ayan, nakasulat pa nga 48 MP. Ayan, so sa gilid naman niya, sa right side, makikita mo nandito yung power button and volume rockers. And then sa kabila naman, nandito yung parang lalagayan or saksakan ng accessories. And sa baba niya, nandito yung tray. By the way, tingnan natin kung ano yung tray niya. And then sa upper part niya, guys, is light indicator. And then sa lower part is, nandito yung 3.5mm audio jack. Nandito yung light indicator, then USB Type-C port. And sa harap niya, guys, may dalawa siyang speaker. Makikita nyo dyan. Yung camera, naka-play sa gilid. And so, medyo may kabigatan yung phone, guys. Pero ang ganda ng itsura niya. Napaka-astig. Bagay na bagay talaga to sa mga gamers dyan. 240 yung gram nito. Kaya mabigat talaga siya. Turn on na natin ang unit para makita nyo yung display niya. Malaki-laki din yung screen niya, guys. Meron siyang 6.59 inches screen display. Ang laki na niya. May bezel siya. Pareho lang talaga yung itsura niya dun sa ultimate na edition niya. Difference nila is yung variant. Kasi ito yung binili namin. Ito yung isa sa pinakamurang variant niya. So, as you can see, guys, ito yung display niya. Wow, napaka-power. Alam nyo bang kaya niya 120Hz? Napaka-smooth na noon ng system niya. Pero, yun nga lang, kapag 120 na kasi, mas malakas na kumain ng battery yun.
Yung nakagandaan sa kanya, guys, is ang dami niya ding feature. And papakita ko sa inyo, meron siyang screen recorder. Ayan, meron siyang FM radio. Pwedeng-pwede. Ayan. Do not disturb. Meron siyang air triggers, system lighting. Ayan, outdoor mode, audio wizard. Ayan. And ipapakita ko rin sa inyo, guys, kung kunwari mag-game na kayo. Nagandaan sa kanya, guys, kapag i-open mo yung game, is iilaw yung nasa likod. And makita mo yung other feature na, guys, na pwede mo rin i-adjust while naglalaro ka. Pwede mo siyang i-lock. Kung gusto mong ganun na brightness, may real-time info, data only, no alerts, no calls. Hindi ka talaga madidisturb kasi, guys, meron siyang gaming mode talaga. Ayan. So, speed up, pwede mong i-adjust yan. And pwede rin air triggers, pwede mong gamitin yung macro niya, lock touch, pwede, so record, pwede ka mag-screen recording while naglalaro ka. Isa din sa nagustuhan ko sa kanya, guys, is pwede kang mag-live stream while naglalaro ka. Ayan. So may choice ka kung gusto mong mag-live streaming sa YouTube account mo, sa Twitch account mo, pwedeng-pwede, guys. So ang astig niya, guys, for me kasi nandito na lahat. Ayan, so before natin to i-test sa gaming, pag-uusapan mo rin yung specification niya saglit. Ayan, makikita niyo AMOLED LCD na yung screen display niya, guys. And 2340 by 1080p na yung screen resolution. And ang pinakamaganda din sa kanya, guys, is powered na nga siya ng Snapdragon 855 Plus and Android 9 ROG UI. Napaka-power na ng system niya. Octa-core max 2.96 GHz. Wow, grabe. And yung GPU niya, guys, ito malupit kasi Adreno 640 na siya. Wow. Kaya pala napakaganda ng kanyang performance sa gaming. And pagdating sa kanyang battery, same lang din siya sa Ultimate Edition. Meron siyang 6,000 mAh battery capacity. And USB Type-C, it supports OTG as well. At yung charger niya, guys, ay 30 watts. Diba? So, hypercharge. So, mabilis na rin yung experience mo sa charging sa kanya. Kaya pala talaga ang mahal niya. Next na pag-uusapan natin, guys, is yung camera niya. So, guys, malupit pa rin ang camera performance. Meron siya 48MP sa rear cam. Ang secondary shooter niya is 13 megapixel. Ayan. And sa front niya, guys, is meron siyang 24 megapixel. Ayan. Ipapakita ko dyan sa inyo mamaya yung performance niya sa camera. Now, here, itetest muna natin yung kanyang battery. So, tingnan natin kung legit pa talagang maganda yung performance ng battery nito, lalo na sa draining and sa charging. So, ayan, guys, ipapakita ko sa inyo. Sa charging niya, guys, from 27%, chinage naman siya for 1 hour and 6 minutes and naging 94% na siya. Imagine that! Wow! Grabe ang bilis na charging niya. Ayan, so sa draining naman, makikita niyo dyan, from 38% na kanyang battery life, naglaro kami ng Call of Duty for 30 minutes na yon and bumaba siya to 27%. So 120 Hz, guys, is mas mabilis na yon kumuha ng battery life and mas may intense yung warm feeling. So I think much better kung dun ka na lang sa pinaka low. Anyway, hindi naman din yung nakaka-affect din sa performance and of course yung quality is maganda pa rin naman siya. Ayan, so sa heating, guys, alam naman natin nakakaiba yung level ng heating lalo na kapag nakadepende yon sa mode na ginamit mo kung nasa 60 Hz ka or nasa 90 Hz or nasa 120 Hz. So, ginamit namin kung ano talaga yung nasa system, like ang pinaka-low na level nila. Makikita nyo dyan without fan, tinay namin yung heating niya. 33 degrees niya, yan, 10 minutes namin siyang nilaro, is nag-increase siya to 43 degrees. So, nang ginamitan namin siya ng aero cooler, guys, naglaro kami ng 30 minutes, is naging 41 degrees Celsius yung heating temperature niya. So, ayun, mainit na nga siya, guys, sa 60 Hz. Now, how much more kung gagamitan mo siya ng 90 Hz or 120 Hz? So, much better talaga kung sa low na lang, pinaka-low level na lang nila. Anyway, maganda pa rin naman yung performance, smooth pa rin naman siya. Ayan, so, yun, nakatulong din talaga tong cooler case niya. So, kailangan natin to, guys. And anyway, free naman to sa Strix Edition or sa ganitong variant. So, okay na din. So, yung nakagandahan din dito, guys, is marami pa siyang other accessories na pwede mong mabili sa online. Wala nga lang ako ngayon. Pero yan, marami pa siyang accessories na magaganda din, guys, para mas comfortable yung paglalaro mo. May mga gaming pads, may mga iba't ibang accessories actually. Papakita ko dyan sa screen. Now, sa gaming part, guys, ayan, meron akong i-guest dito sa channel ko na naglalaro talaga siya, gamer talaga siya, at para marinig nyo sa kanya yung ano yung pinaka-comment niya
sa smartphone na to sa gaming. Kasi ako, naglalaro ako guys, pero hindi talaga ako as in 100% gamer. So, I think it is better, no, kung ang tatanungin natin is gamer talaga, kung ano yung masasabi niya sa performance ng phone na to. So, tatawagin ko si Renz as my guest. Ayun na guys, so dito si Renz. Ayan, para hello, i-share niya sa inyo ang experience niya dito sa ROG 2 na Strix Edition. Tingnan natin kung ano yung mako-comment niya as a gamer. So, ano yung masasabi mo while nag-play ka ng ROG? Ano yung performance? Sa COD guys, okay na okay kasi kaya niya na yung high settings. Mm-hmm. Tapos, maganda talaga yung screen display. Pati yung speaker niya guys, ang lakas. Parang realistic talaga yung dating sa akin at mag-i-enjoy ka talaga lalong-lalo na sa gaming, and yung screen display talaga niya number one talaga. Ito na yata yung pinakamagandang screen display nakita ko, nahawakan ko na phone. Yes. And meron kaming tinry rin sa ASPHALT 9, and sa ASPHALT 9 sobrang smooth ng game. Sobrang bigat na game yun pero sobrang smooth ng game. Sobrang gaan lang sa feeling, parang hindi mabigat na game yung nilalaro mo. So, enjoy na enjoy ako sa paglalaro nito guys. Pero yung mga problema ko lang, kasi kahit naka 60Hz lang yung ginamit sa kanyang screen, is medyo nag-iinit talaga siya. Kahit yung nilagyan ko na ng yung aero cooler, nilagay ko na mainit kasi dito na part, sa taas, sa baba, sa gilid niya, dyan yung masyadong nag-iinit. Kaya kung hindi ka comfortable sa mga ganong bagay, hindi ko siya mare-recommend sa inyo. At medyo may kabigatan siya, and kaya nga hindi ko rin siya mare-recommend sa mga babae. So yun, nakikita niyo na kahit ang ginamit niya is pinaka-low na setting sa display, umiinit pa rin talaga siya guys. Dahil siguro talaga yun sa resolution niya, kasi diba ang ganda na ng resolution nito eh, ang ganda na ng display niya. Actually, marami ako na-try na game sa kanya, and pwede niyo rin i- punta na lang kayo sa description box kasi ilalagay namin yung link doon sa mga na-try namin ng game tulad ng PUBG, ROS, Mobile Legend, AOV. And tinest ko rin siya doon sa mga game yun guys. So, check na lang yan sa description box. So, meron kasi siyang channel guys na gumagawa siya ng gaming review ng isang smartphone. So, kung gusto nyong mas malaman pa kung ano yung gaming performance ng isang smartphone, since diba sa mga reviews natin, hindi masyado natin natutukan talaga lahat yung performance niya sa iba't ibang games. So, sa kanyang channel guys, is i-review niya yung mga phones na pwede niyang laruin sa iba't ibang game. I-subscribe niyo siya guys sa channel niya. Ayan, ano yung channel name mo? Yung channel name ko is Pinoy Gaming Test. Yung channel niya guys is Pinoy Gaming Test. So puntahan niyo lang doon para makita niyo yung pinaka performance level talaga ng mga smartphones. Lalo na yung mga favorite smartphones yes niyo dyan. Itetest niya yan guys sa mga games na gusto niyo ring itest. Ayan. Thank you so much, Ren, sa pag-sharing yung experience. Ayan. Ayan, so guys, alam nyo na yung performance ito sa gaming. So, sabi nga ni Ren kanina, parang talagang nasa real world gano'n talaga. Walang lalaro kasi nga sa display niya. Napaka-realistic, napaka-smooth ng run, ang lakas ng speaker. So, mag-e-enjoy ka talaga. So, perfect na perfect talaga to guys, para sa mga heavy gamers out there. So, masasuggest ko talaga tong ASUS ROG Tuna smartphone. Ayan, so now, pag-uusapan naman natin yung camera performance ito. Guys, hindi din siya nagpapatalo in fairness, kahit gaming phone siya, maganda din yung performance sa camera. Yan, magpapakita ko ng clip nito sa aking vlog. Ayan, so vlogging ko siya, tinay ko kung maganda yung experience, yung stabilization, and so far guys, so good kasi may stabilization naman siya. Pwede mong i-turn on yon while nag-video ka. And ang ganda ng quality ng video guys. And makakita nyo rin dyan yung camera sample ko sa front and sa rear cam.
guys, in fairness, maganda pa rin yung performance niya sa camera, guys. So, para sa akin, all-in siya. Pagdating sa camera performance and sa gaming, ito talaga yung real na power talaga siya, guys. Para sa akin. Ayan. So, anyway, kung gusto niyo pang malaman, or lalo na sa mga mahilig din sa cameras, papakita ko sa inyo yung performance niya sa vlogging, kung okay ba yun, yung good ba yung performance niya. I-upload ko yun sa Liz Vlog. So, abangan nyo yan. Mag-subscribe kayo doon para makita nyo yung performance niya. Kung okay ba talaga siya sa vlogging. And not just gaming. Ayan. Pero at least, di ba? And sa mga gusto ring malaman kung ano yung performance niya sa iba't ibang games, ayan, puntahan nyo yung channel ni Renz, Pinoy Gaming Test. Bibigay ko yung link below para makita nyo yung iba't ibang performance ng iba't ibang phones sa iba't ibang games na gusto nyo rin. Ayan. So, ayun, nag-enjoy kayo dito sa aking unboxing and review ng ROG 2. And so far, legit yung na-orderan ko online. And hindi to sponsored review, guys, or video. In-order talaga namin to personally para matry namin kung okay ba yung murang edition niya. And so far, sa experience namin, okay naman siya, guys. That's it! Thank you so much, techies, for watching this video. I hope na nag-enjoy kayo. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. That's it, and see you again till my next video. Bye!